Hello mga friends! Gusto ko lang i-voice over to kahit alam ko naman na marunong kayo magluto ng biko. Siyempre gusto ko na rin sa inyo i-share kung paano ko ba niluluto itong mga order sa akin na biko. Siyempre unang-una, hugasan muna natin mabuti itong ating malagkit. Mahigit 2 kilo at kalahati nga itong bikong lulutuin ko ngayon. Order pala to sa akin ni Tita ni, yung Tita ni Papa Daniel. Nung nahugasan ko na nga mabuti ay sinalang ko na rin para maluto ko na. After 45 minutes nga, ito na nag-i-in-in na nga yung ating sinalang na malagkit. Nung nakita ko na nga na nag-i-in-in siya, ay sinalang ko na nga tong kawali para naman lutuin ko na tong gata. Huwag kayong magtaka, bakit may buo-buo yan? Nilagay ko kasi yan sa freezer. Matutunaw naman yan kapag kumuluna at naluto. Siyempre, hindi natin titipirin ang ating gata. Lagpas 1 kilo nga tong gata na binili namin. Ewan na lang talaga kung mabitin ka pa. Isa naman talaga ang latex na nagpapasarap sa biko. Itong lulutuin ko nga na biko ay yung nakasanayan na luto lang. Yung normal na biko lang, yung walang kaarte-arte. Ito na nga't kumukulo na ang ating gata. Onting kulo pa nga lang siya, pero makikita mo na nga na nagmamantika na nga itong gata na niluluto natin. Siyempre, kailangan natin haluin ang haluin para hindi naman masunog. Yung iba nga na nakikita ko na nagluluto ng biko, sinasama na agad nila yung asukal dito sa gata. At pagkatapos, isasama na rin nila yung niluto nilang malagkit. Pwede naman talaga yung ganon. Pero ganito kasi yung nakagisnan ko sa pagluluto ng biko. Lulutuin na nga muna yung gata hanggang sa maging latik na siya. Grabe, alam niya ba sa mga oras na to, takam na talaga ako. Napalabas pa nga yung aming kapitbahay dahil naaamoy niya yung bango ng latik. Sabi nga niya ay matutulog na nga lang daw siya lahat-lahat, magugutom pa daw siya. Ayan, nakikita niyo ba kung gaano karami ang langis ng ating latik? Hinango ko na nga yung latik at pinatay ko na nga muna sandali itong kalan. Sinunod ko na nga itong asukal na ilagay. Yan po palang puti-puti na nakikita niyo ay onting asin yan, pambalanse lang sa lasa para hindi naman sobrang matamis. 1 kilo at kalahati nga na brown sugar ang inilagay ko dito. Para sa 2 at kalahating kilo na malagkit, hindi siya matamis. Pag nagluluto nga ako ng biko, nilalagyan ko ng langka. Depende sa request ng nag-o-order. May ibang mga customer nga nagpapalagay din ng anis, pero yung mga iba ayaw. Kaya depende talaga sa customer kung ano yung gusto nilang luto ng biko, yun ang ginagawa ko. At ito na nga ang paghahalo, ang pinakamahalo mahirap sa pagluluto ng biko. Kailangan talaga halong-halo mo yan. Kaya naman sa mga nagsasabi na malaki na yung aking braso, untog ko kayo dito. Charot. Wag na nga kayong magtaka kung malaki yung braso ko. Alam nyo na kung anong dahilan nun. Ang 2 kilo nga lang na malagkit itong aking kawali na pinaglulutuan. Kaya ayan, medyo napuno na nga. Ewan ko ba ganito rin ba kayo gumawa? Pinapahiran nyo pa rin talaga ng langis yung mga dahon ng saging kahit alam nyo naman na hindi didikit dito yung biko na ginawa. Ma-share ko nga lang pala sa inyo, meron po kaming mga bilao foods, pwedeng-pwede sa kahit anong handaan. Baka gusto nyong umorder, pwedeng-pwede po yung aming mga products. At nakikisuyo na rin ako sa inyo, mga friends, baka pwede nyo naman i-like and follow tong aming Facebook page. Pwedeng-pwede nga kayo dyan mag-message kapag gusto nyong umorder ng mga bilao food namin. O kaya naman, pwede nyo naman din akong i-PM dito sa aking main account. Meron din po kami mga food packs, food tray, bilao combo at marami pang iba. At para sa mga malalayo naman, nag-a-accept po kami ng deliveries. At ito nga, mabalik na nga tayo dito sa aking ginagawa. Ayan, finaflat ko na nga itong biko dito sa bilao. At ito na nga po mga friends, ang aking finished product. Hindi lang masyadong makuhanan dito sa aking video, pero sobrang daming latik po niyan at talagang nagmamantika. At ito na nga, for delivery na rin kami. Yun lang muna mga friends. Salamat sa panonood. Bye!